So, totoo ba itong mga sabi-sabi na ito? Mga specific na lugar? Actually, meron naman tayong mga known places na merong actually tragic accidents na nangyari before. And then after that, may mga pinapaniwalaan na nakukuha na nabuhay after nung mga nangyari doon. Yun. Pero basically, hindi naman yung soul mismo na mga namatay doon ang nangunguha, kundi pwedeng negligence din on our part, or depende kung paano natin, paano tayo nakisama, or paano tayo kumilos dun sa fear na na-encounter natin dun sa lugar, kung meron man nagpakita or kung meron man tayo na-experience. Kasi usually, di ba, kaya daw marako na na-accident sa isang lugar kasi biglang tumatawid, tapos doon na-accidente. Or mga nag-swimming Mars sa ilog, tapos nawala na lang yung isa. Yun yung parang karaniwan na kwento na naririnig natin. Kayo ba, meron kayo, kunwari sa mga probinsya, for instance, pag umuwi ka, okay, dyan kasi nanguha ng bata yung ilog, di ba, minsan gano'n? Yung mga lola ko po gano'n. Pero dati, nung taping po kami, nang Mulawin pa po yun, 5 years old pa po nun. My God, yung nga sabihin ko, ilang taong ka nun? 5! Siyempre, di ba po, yung Mulawin, kailangan sa mga gubat-gubat. Yes. Yes. Nag-taping po kami sa San Miguel Bulacan ata. Okay. Kung natatanda ka, San Miguel Bulacan po. Tapos may ilog po doon. So, bago ka po makapunta sa set, kailangan mong mag-cross ng ilog. Tapos, parang usap-usapan po doon na yung river na yon nangunguha siya ng batang buhay. Batang 5 years old. Akala ko specific eh. Batang lalaking 5 years old na nag-aartista. Na ibon, batang ibon. So, ayun po, meron po kaming utility na nag-cross doon mag-isa. Tapos, ang story daw po nakita, parang may humigop sa kanya sa ilalim. Hindi ko po alam kung nawala, pero nakuha naman po siya eh. Hindi ko po maalala kung nag-survive siya or... Kasi ang liit pa pero, hindi ko po sure kung meron bang elementong kumuha sa kanya, or di ba meron may current sa ilalim ng undercurrent. Actually, yung isang i-share ko is medyo related. Sakto nga nung sinabi mo mismo, San Miguel Bulacan. Kasi before, nung 2014, merong nagkaroon, hindi ko lang sure kung yan yung exact place, river na sinasabi mo din. Pero merong kasing insidente nung 2014 na yung Bulacan State University tourism students, actually nag-field trip sila sa isang river. Involved nga doon yung isang kapuso natin na si Maiko Bartolome. Yes. Nagkaroon ng field trip, tapos medyo let's say maulan. So yung isa-isang part ng sa mga dinadaan nila mga river, mga cave, nagpa groupie or nagpa picture yung pitong katao. Kasi hindi nila alam dun sa pagpapa-picture nila, biglang bumuhos and yung kumbaga yung tubig, nahagip sila. Tapos wash out na sila. Yeah. Yung iba, hindi agad-agad na-recover. Si Maiko Bartolome, specifically, ilang araw pa bago na-recover yung bangkay niya. Kasi yung part ng river na yon, it was believed to be 16 to 20 feet. So, under nun, may mga cave pa rin daw. So, tsaka malamig ang, kumbaga yung lugar doon malamig. So, yung tubig kasi, kapag mas malamig siya, may tendency na mas mabigat, mas dense. So, yung kung may bangkay man, hindi siya angat agad-agad. Kaya pag medyo warm, saka siya angat. Yung reason kung bakit yung iba na-recover ng ilang days na. Sa iba. Yeah. Kaya nangyayari yung sinasabi mo din na pag merong balita na merong nawala na, formerly, no, may incident na, pwedeng talagang katakutan na baka merong kunin in return, parang para pambawi, parang gano'n.